ginagawa natin guys ay nagpapalit tayo ng filter, yung aking DIY filter, ano po. Tinugasan ko po yung mga bato. Kailangan kasi ito yung malinis bago ko ilagay dito po sa aking pong ginagamit na filter. Ito po yung aking gamit na filter guys, ano, at ito ay meron akong na-upload na sa channel ko kung paano ko ginawa o DIY filter. Ano po? So guys, yung ito po ay uling, ano, may uling po ito, itong mga knit na to, ito ang pansasala ko dito sa aking filter. Lalagyan ko siya ng net guys. Dito sa ibabaw, nilalagyan ko po ng bato. Ito yung mga bato po na nilalagay ko po rito para masala po yung dulo. Ito yung simple yung DIY lang guys. Ano, at ito ang ginagamit ko po dito po sa aking pong isda dito sa rip tub, ano, yung mga tinalaga ko kung pilat yan. Itong aking mga alaga guys na tilapia ay yung pong tinatawag na red tilapia. Mayroon din po yung talagang tilapia na yung kulay yung tilapia na bibili po natin sa palengke, ano, pali dalawang klase po yung alaga ko yan. Nasa 30 po yung alaga ko po yan, nagkakaini po yan guys dito sa rip tub lang. Ito po yung aking gamit na rep, ano, at nabubuhay sila dyan nga guys, ano. Pwede rin pa lang mabuhay dyan sa rep tub at pwede silang lumaki dyan. Sabagkat inilagay ko po sila dyan guys, maliit pa, ano, hanggang sila ay lumaki na, ano. Malalim po ng tubig nyan guys ay nasa isa't kulang-kulang na tubig, ano, ang lalim ng tubig. Ano, habang lumalaki ay dinadagdagan ko yung tubig. At linggo-linggo guys, ay, yan ay nililinisan ko. Pinapalitan ko yung filter, yung aking ginagamit na filter. Dinidrain ko yan, ano, sapagat sa ilalim, may drain yan sa ilalim. Ano, para sa ganun ay malinis. Para hindi sila maamala pag madumi na, pinapalitan ko ng tubig.